Nandyan pa ba yung list na itinuro ko sa inyo sa previous vlog ko? Kung wala po, I highly suggest na kunin nyo muna, double check ulit natin dahil meron po akong ituturo doon. Yung pagdating sa tinatawag na sweet spot. At yun ang pag-uusapan natin sa educational vlog natin ngayon. Hello everyone! Once again, this is Rudy Claserna. Congratulations! Nandito na kayo sa panibagong educational vlog na ito. So, ang magiging topic natin o pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa tinatawag na sweet spot. Ano bang sweet spot? Anong ibig sabihin ko doon? No? So, yun na nga. Kung naalala nyo, pinagawa ko kayo ng mga dreams nyo, yung mga list nyo, pakikuha na lang po muna. At yun ay ating pag-uusapan ngayon. Kung wala naman, lalo na sa mga bagong nanonood, ano pong pinagsasabi kong list? No? Kung medyo nalilito kayo or hindi nyo mag-gets itong ibig kong sabihin kasi kahit anong gawin nyo, hindi nyo talaga maintindihan to. Kapag wala kayo nun. So para malaman, at bago pa lang kayo dito or di kaya nawala, nakalimutan nyo na, balikan po muna natin ang previous vlog ko o yung previous chapter na ito. No? Now, which is kung saan ilalagay ko po siya dito. Dito, yung sumalabas dito, yung I na yan. Check nyo po dyan. Yung previous vlog bago nito. Bago nyo po ipagpatuloy ito, panoorin nyo muna yun. Kailangan natin yung list nyo na yun. Kasi tuturo ko sa inyo ang ibig sabihin ng sweet spot. Okay po? Para naman po sa mga nakuha na ang kanilang list, so magpapatuloy na po tayo pagdating sa eksplanasyon ng sweet spot. So, kung titignan nyo po ang inyong list, meron po dyang tinatawag na sweet spot. Pag sinabing sweet spot, yun po ang kung saan ang dream na gusto mo, yung desire na gusto mo, yung objective na gusto mo, ang bagay na gusto mo, na kung saan mapapapunta sa'yo or makukuha mo ng mabilis. At nasaan doon ang sweet spot? Hindi pa pala yun yung sweet spot, no? No? So, nasaan ang sweet spot doon? Na kung saan makukuha mo siya ng mas mabilis. Pag sinabi pong sweet spot, yun po ay ang kung saan something na gusto mo na talagang gustong-gustong-gusto mo. Tapos, ang taas-taas ng excitement mo. Sobra ka talagang excited. Iniisip mo na makukuha mo siya. Na talagang pinag-iisipan mo na makukuha mo siya. Ikaw ay sobrang namomotivate. Pag tinitignan mo tong goal na ito, ikaw ay nanliliyab. Ikaw ay umaapoy. Ikaw ay nanggigigil na gusto mo tong makuha. At super duper, sobra-sobra, talaga kang naniniwala na ito ay iyong mapapasayo. Yun po ang ibig sabihin ng sweet spot. So, nakuha niyo na po ang ibig sabihin ng sweet spot. So ulitin ko, ang sweet spot ay kung saan makukuha mo ng mas mabilis yung mga pangarap mo kapag merong ka nito. So ano ba yung sweet spot ulit? Yun ay something na kung saan gustong gusto mo talaga siya, sobra kang excited, lagi mo siyang naiisip, naisip mo na makukuha mo na talaga siya, tapos grabe nang gigigil ka talaga, parang sobrang obsessed ka, ang saya-saya mo talaga, grabe ang paniniwala mo, grabe ang tiwala mo, na kahit anong tibag ng tao sa'yo, hindi ka mapipigilan, talagang ang isip mo ay nandun palagi, doon sa goal na iniisip mo, sa pangarap na iniisip mo. Sobra kang masaya. At ang paniniwala mo nga talaga ay 100% at walang halong pagdududa. And that is the sweet spot. Kung titignan mo po yung mga goals niyo dyan, alin po dyan ang merong sweet spot? No, na talagang grabe pag tinignan mo, minsan tumatayo yung mga balahibo mo, tumataas yung
gumaganon ka, tumataas yung hininga mo, lumalalim yung hininga mo, parang nangigigil ka, something. And that's the sweet spot. Pero ang sweet spot po ay merong dalawang pagkakaiba. Kung may pagkakaiba pa pala to, no? Let's say merong nakalista sa iyo dyan na gusto mong pumunta sa ganitong klaseng high class na restaurant. Gustong gusto mong pumunta doon, ngunit sobrang layo bago ka makarating sa restaurant na yun. At talagang sobra kang namomotivate at na-excite na talagang pag naisip mo yun ay gustong gusto mo talaga pumunta doon. Tapos pag iniisip mo siya, ikaw ay sobrang nag-feel good talaga. Feel good, di ba nga? Sabi ko, feel good. Kaya pala sinasabi ko, feel good right now. Dahil ang sweet spot ay isang goal na kung saan ikaw ay mag-feel good. Kapag ito ay nakuha mo at naniniwala kang mapapa sa iyo ito. Maring ikaw po o ang ibang manonood ay merong abilidad na tignan ang kanilang radar screen. Na halimbawa, may paparating na bonus. May paparating naman na sahod ulit. May makukuha akong incentive. Marapit na rin ako mag-birthday eh. Ganyan, di ba? May makukuha akong pera. Ganun. At kung ano-ano pa. Kapag ganun po ang way mo at yan ang nakikita mo, you are still too far away. Napakalayo pa bago mo makuha talaga ang gusto mo sa buhay mo. Kasi nga, nakafocus ka lang, nakatingin ka lang dyan sa how, kung paano mo siya makukuha. Mali ba na lang kung maliit na bagay yan? Diba nga, sabi ko nga sa inyo, pag ramdam na ramdam mo, case to case basis to, malapit na makukuha mo na siya, masayang masaya ka na, tapos biglang yan nga, magbe-birthday ka na, everything, etc. kung ano pa, mabilis mo siya makukuha kasi feel na feel mo na, diba? Pero kung something na medyo malaki-laki yan, at malayo pa sa iyo, at tumitingin ka sa mga kinikita mo right now, no? You're still too far away. Kasi nakatingin ka doon sa training balance scale, sa part ng how. Kumbaga, iniisip mo or nag-figured out ka, parang pinagpaplanuhan mo, pinag-iisipan mo kung paano mo makukuha yun. Let's say yung sa restaurant ngayon, pinag-iisipan mo kung ano yung gagawin mo, mag-iipon ka, ganito ganun, may sahod na paparating, no, may paparating naman na ganito ganun. You're still on the how process. You're still figuring out. Hinahanapan mo ng paraan kung paano mo makakamit ang mga ito. Na kung saan, yan din isa sa mga paraan para tumaas ang paniniwala mo. Now, the point of the story is ganito. The more na ginagawa mo kasi yung ganun, yung paniniwala mo, ganito ganun, nag-figure out ka, nagkaroon ka ng pera, nakapunta ka dun sa restaurant, tiwalang-tiwala ka, tapos umabot ka sa tinatawag na fourth step. Nalala niyo yung four steps? When learning new information, yung unconscious incompetent, conscious incompetent, conscious competent, tsaka unconscious competent. So yung pang fourth level kasi na unconscious competent, automatic na. Paano na lang kung umabot ka doon sa belief? Ang taas-taas na ng belief mo na kahit anong gawin mo, ang taas talaga, automatic na sa'yo. So meaning lahat ng mga dreams na gagawin mo ay magiging automatic din sa'yo. Kaya guys, yun yung magiging advantage mo kapag aware ka sa 5 basics. Ngunit, hindi mo po yun magagawa ngayon dahil success builds confidence. Kung meron ka ng mga successes na nagagawa, no, dito sa mga tinuturo ko, sa mga paniniwala dyan sa dream mo, kuwari nakamit mo yung number 10, no, magkakaroon ka kasi ng ano dun eh, ng confidence eh. Ay, nagawa ko to. So, tataas ng paniniwala mo. Ay, tama nga ang mechanics na itinuro. So yun na, hanggang sunod-sunod na yan. Tapos pag lagi-lagi mo nang ginagawa, automatic na siya yan. Sureball na yan. Walang halong duda, sure ka na makukuha mo yan. Ganun po yung mangyayari sa'yo. Kaya po, kapag kayo ay merong natutunan muli dito sa educational vlog na tinuturo ko, I highly suggest, lalo na sa mga bagong nanonood, na mag-subscribe ka na. At i-hit mo na rin ang bell button para pag ako ay nag-upload ng panibagong educational vlog, ay ma-notify po agad kayo. At hanggang dito na lang po muna muli ang aking may tuturo sa inyo. Abangan nyo po ang magiging kasunod ng educational vlog kung ito. Once again, this is Rudy Clacerna. Maraming salamat po. Kapag medyo nalilito kayo, ulutin nyo lang po ang vlog kong ito. No? See you po on my next vlog, next chapter. Ingat kayo palagi. God bless us all.
wherever we are. Thank you, thank you, thank you.